Magandang hapon sa inyong lahat, our friends from the media, and we would like to thank you. We would like to thank you for your time this afternoon, and nagpapasalamat kami sa pagbigay ninyo ng opportunity sa amin at space sa amin para makapagsalita at makapagsagot ng mga issue at mga tanong. Okay? Okay. Ang taas kasi nung hagdanan. Okay, sige. So, we have our first question from Maris Abdurrahman of GMA7. Yes, GMA7. Magandang hapon kasi I only have one question and five follow-up. Kasi tatlo lang daw kanya. Ma'am, have you received the letter that the Filipino Survey yesterday by the NBI? Yes, natanggap namin yung subpoena ng NBI and nilagay nila doon. They are investigating rape assault and violations under the anti-terrorism law. Ang unang-unang ginawa namin is I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So, conflict silang dalawa. And, pinrioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako umattend doon, umattend ako sa investigation, nakikiusap talaga lagi. And, yun din talaga ang promise ko sa kanila simula pa nung mag-umpisa lahat ng mga investigasyon na sasamahan ko yung mga employees ng Office of the Vice President na pinapatawag sa mga hearings. But possible pa rin mag-terror? At saka, dagdag ko na rin yung pinel ko ng PNP just today po against you, against your group commander, and some more Jan Doe's and Jane Doe's po. Dahil sa nangyari po ng transfer from BNMC to St. Doe's po. Yes, oo. Well, on face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na cover noong complaints. On face value, will not hold water. And then, ang pangalawa is yung rape assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawan ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international, so hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak, anti-money laundering violations. So ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon kasi nga tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, masok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila may clearing team kami para daw safe mag-search. Mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril o kung ano-anong mga posibleng illegal ng mga bagay, kasama na droga, gano'n. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent
ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-unblock, mag-issue ng kaliwat ka ng search warrant. So ibig sabihin, mabalik pa rin tayo dun, but this is clearly oppression and harassment. Or remarks that they pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng first family, ng president, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila, it doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI, subpoena, nagpatanong kagad ako sa Negros. It's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sabi sa akin kung ano nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. Sorry, yung sa PNP po, kasi Direk Asol, ikaw yung group commander mo, yung security mo kayang araw, pero relief ng AFP. Oo. Para to face investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Okay, next question po. Ms. Queenie Casimiro, ABS-CBN. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of your of Attorney Lopez? And do you have any information when she will be transferred to the House detention? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zulaika Lopez and Ms. Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and tulog pa lahat ng tao. But last night, nung pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin na nag-endorse, yung nagbabantay tapos in-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Ms. Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi apparently, pag nawalan ka ng malay and nagiging unresponsive ka, parang kinukurot pa dito, hindi ko alam kung anong ginagawa. So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang i-arouse ka para magising. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanila. Another question po, just very quick. Do you see yourself patching things up with BBM in the future? Do you see that happening at all? Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear. It is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin.
bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President personnel, and even sa aking family. So, gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Okay, next, parang Miroslav Mantaya sa RMN News, Manila. Good afternoon, ma'am. Any reaction lang po, ma'am, sana sa mga pambabatikos o mga pahayag ni House Majority Leader at Zamboanga City District Representative Anix Dalive po ang laban sa inyo tungkol nga dito sa mga nangyayari? Well, hindi ko siya kilala, ma'am. So, huwag na tayo yung mag-comment sa sino ba yung anong pangalan, ma'am? Manix Dalive po, Congressman Manix Dalive po. I don't know him. I'm sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam po anong sinabi niya, sir, at hindi ko po siya kilala. Next, Sir Marco Polo of Brigada News of Buanga. Good afternoon, ma'am. Ma'am Sara. Maliban po doon sa lumalabas na plano ng higher house or House of Representatives para ma-impeach ka, ma'am, ano po masasabi doon? Well, they can always try na mag-impeachment. They can always gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at pan ng pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanakan at babanakan nila ako. And then try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Okay, thank you for that answer. And for my last part, sa local front ng Zamboanga City and Zamboanga Peninsula, maliban po sa mga tulong na binigay niyo po yung tulad ng ayuda sa medical and other, ano po yung mga future na nakalaan po para sa Zamboanga Peninsula, lalo na po dito sa Zamboanga City? Apo, yes sir, thank you for the question. Nag-aantay kami ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So we're not hopeful. Kung meron mang budget, and then kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, noon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro, we reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize lang, ida-downsize yung mga projects. That is if kung merong pera para sa projects. Kung wala naman pong pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pambayad ng sweldo ng mga tao, sa ng mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo, taong bayan. Kasi nagsasweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government and yet wala akong gagawin kasi wala kaming projects. Magreklamo kayo. Bakit namin siyang bayaran ng sweldo? Eh, wala naman siyang project. Walang gagawin yung babae niyan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? So yes, dapat kayong magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin. Pero kami, hindi kami magkakatapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Last two questions. One from Mr. Johnny Barquiza. Yes, good afternoon po. Good afternoon po, Vice President. I am Johnny Barquiza from IFN News of Buanga. Amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, sinasabi niyong harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito pa sa Zamboanga City, binisita mo yung Basilan. Oo. Saan po kayo umuhugot ng lakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy po kayong lumalaban? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Beng Limaco is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng, sabi ko, ikaw politiko ka rin. Dami mo ding pinagdaanan. Ibig sabihin,
sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag tatlong araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng isang araw na mabawi ko yung tatlong araw na tulog para nare-refresh yung pag-iisip. So kung hindi mo ako pakainin ng say for 12 hours, dapat mo akong pakainin on the 13th hour. Otherwise, mainit na yung ulo. So, simple lang, sir. Kailangan lang ng tamang tulog at tamang kain. All the rest, wala na yan. Kapartehan ng buhay ng isang politiko. Last one, ma'am. Reaction on the disbarment case na final against you? Yes, meron akong tatlong disbarment cases. If you can remember, 2011, sa sheriff, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong disbarment. Nabasa ko lang ito sa mga ano sir, ah, sa mga group chat. So hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Tapos isang disbarment case sa revenge from the grave. No? So yun. Tatlo yung... But let me clarify ha, kasi yung dalawa, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabasa ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binasa ko sa announcement ng Supreme Court. And then yung isa, binasa ko sa announcement ni Larry Gadon. Tama, thank you. Thank you, sir. One last follow-up from GMA7. Oh, binumanto si Mike. Oh, minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Time out daw. Ma'am, sa question ng disbarment. So what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay itong tatlo, tapos meron parang pending na magpa-file pa po ng disbarment case against you by the committee? Oo. Well, kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na. Sa Bisaya pa, tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mandaog, ano ba? So, babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Ah, anak na siya. Yesterday, you mentioned na isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, now PSC, sa inyong DPSPG. But now that they are totally, you know, taking over and replacing all the security sa PSPG ng PNP, how do you feel about it, baby? I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw ang AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw ang AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Advice ko dito sa mga tao na ito, mupo muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Sa katadala, Sarah Tulabi of FBBC. Pag gumaganyan ba ako, na aapektuhan yung sound? Okay. Good afternoon, VP. Since natanong na po yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. Inireport nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay presidente, sekretary ng DILG, chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Ayan ang sagot dapat ng tamang tao. Pag yung tao na tama mag-isip, yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing
wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang police, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ms. RG Go, Daily Zamboanga Times. Last question po. Yes, BP, magandang hapon po. RG from Daily Zamboanga Times. I would just want to ask po, with what is happening, may satellite office po kayo na mga nagsira din po. No? So dito, ang satellite office nyo, hindi nagsiservisyo sa Zamboanga lang, pati sa ano, Basilan, Suluen, Tawi-Tawi. How will you, ano, anong assurance nyo po na tuloy-tuloy yung servisyo with what is happening now? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green ngayong hapon na ito. Halata-halata naman, ma'am. Oo. Huwag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Huwag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Sandali. Ah, okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in person yung meeting namin ng satellite office lead sa Western Mindanao kasi papunta kaming, there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So, 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So, masaya ako dahil nagawa namin yun in person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta na. Malaki din kasi itong building na ito. Malaki din ang renta plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta. Ma'am, very last question related by the OVP Media po. Baka may sagot po kayo sa sagot ni DA Secretary Q. Laurel tungkol sa 20 pesos bigas na remarks niyo po kay BBM versus BBM po. Ano ba sinabi niya? Pwede yung ano? Saan ang sinabi ni... This is relayed by the OVP Media po. Yung baka may sagot daw po kayo regarding sa sagot ni TA Sec. Q. Laurel tungkol sa 20 pesos bigas remarks niya po versus BBM. Oh, anong sinabi niya? Hindi ko alam. Sorry ah. Hindi ko alam kasi. Ano sinabi ni... Wala. Sorry, Jerry. Ma'am? Ang sabi po niya ay matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon noon at ngayon. Pag-aralan niya muna bago magsalita. Oh, okay. Yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako. Ano ah? Nahiya naman ako. Hindi naman ako nagyayabang, di ba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, thank you, Secretary Laurel, for saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize kung gaano katalino si Inday Sara Duterte. But, ang sagot ko doon ay, huwag siya yung sumagot. Hindi naman siya si President Marcos. Diba? Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, uy, nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice? So, bakit siya yung sumasagot? Ang pangalan niya ba ngayon ay Bongbong Marcos? Diba? Tsaka bakit nagtatago yung presidente sa likod ni Secretary Laurel? Secretary Laurel ba yung nagsabi nun? Hindi naman eh, diba? Diba? Naalala niyo ba yon? Nakita niyo ba yung video na yon? Nangangampanya pa, diba? Oh, diba siya yung nagsabi? May evidence ba tayo na si Bongbong Marcos nagsabi nun? Well, si President Marcos ang nagsabi nun? No, may evidence tayo. So, hindi dapat si Secretary Laurel ang sumasagot. Hindi. And thank you. Thank you for recognizing my intelligence. Alright. Pwede totoong last. Yes. Uy, hindi okay lang kasi minsan lang naman kami magsama. I mean, may parang ngayong year, ngayon lang tayo nagsama, di ba? Ngayong taon na ito, ngayon lang. Ma'am, yes, baka gusto nila magbigay ng comment doon sa ako ni Ninoy kasi na-mention po siya. Ako? Ako ni
Ninoy? Ninoy, oo. Oh. Sabi niya, pananawagan siya na tigilan na raw ang kanilang pamilya, please. Ang turing daw niya sa mga Duterte at sa mga Marcos ay parehas daw, 20 na parehas halimaw. And so on and so forth. Ang dami pa muna siya. Yes, huwag na tayong mag-comment sa mga ako. Oo. Kasi natural sa mga anak at apo ang affinity sa mga magulang at sa grandparents. So, huwag na natin sagutin yan. Question, Joseph Sasobrado po. Wala. Any more question? Meron pang isa dito. From Mimi Maravilla. Wala na. Magtanong pa kayo. Kasi nakakapagod yung guy. Tapos, walang tanong. Yes! Yes, ma'am! So, good afternoon po, VP. What is the Vice President Sara Duterte's current stance on supporting specific political groups or candidates in Zamboanga City as the 2025 elections approach? Considering Congressman Manix Dalipe, the majority floor leader is backed by the administration po. Huh? Okay. So, at the moment, no, there was an initial meeting with senator candidates of the PDP party. And I am not a member of PDP. They've been trying to recruit me and I've been telling them that I have to think about joining a party because right now I am enjoying that I am free and I don't have to answer to a political party and I don't have to toe the line of a political party. So I have to think about that. But I told them that I can help you strategize on what to do. Initially, during the meeting, I gave them suggestions. I gave them suggestions on what they can do, on how they can strengthen their campaign, on how they can strengthen the branding. So that's about it for now. There was no talks of campaigning. Yes, but I told them, if you need someone to talk to about strategizing on how to run the campaign, I'd be glad. I'd gladly help. And then for local, as of the moment, I am committed to Davao City only. But apparently doon sa Davao City, sinasabihan nila ako, wag na lang daw ako sumali doon. I have my own problems. So yun pa lang ang nabigyan ko ng commitment. Yung ibang mga local na mga candidates na mga kaibigan, wala ako pang nabigay na commitment. But sa tingin ko naman, parang wala din sigurong magkaka-interest na hanapin ako or i-request ako dahil lahat ngayon natatap. Ang term na ginamit ng isang politiko, benga. Tagalog term niya, no? Grabe bumenga. I know it's an LGBT term. No? It's an LGBT term. Grabe bumenga yung administrasyon. So walang gusto na makita or malaman na kaibigan ko sila or kakampis ko sila or supporters nila ako. So, that would make it easier for me since makakapagpahinga ako sa kampanya dahil from 2016 to 2019 to 2022 nangampanya ako. And this time around, since hindi naman ako kandidato, makakapagpahinga ako sa kampanya, makakatutok din ako sa trabaho namin sa Office of the Vice President. And then of course, makakatutok ako sa committee hearings kung meron pang committee hearings na darating sa susunod na taon sa campaign period. Pwede po, ma'am? Yes, sir. Pwede pa, sir? Saan yung mga kasama ko? Pwede ba? Okay, I'm Ops Daman, no? LSN TV News Online. Ang katanungan ko po sa inyo, ma'am, ay itong threat ay nangyari sa inyo. Seryoso ba ito o kwan lang? Mapolitical? Serious ito, sir. Nakita mo si Marcos Senior. Nakita mo kung paano nila, anong ginawa. I'm sure nakita mo yun, sir. Kasi kami, edad namin, din namin nakita. Nakita mo, sir? Naabutan mo? Yes, sir. So, very serious ito. This is not a, parang laro-laro lang para sa kanila. Seryoso sila sa gusto nilang gawin. At alam natin ang capacity ng isang Marcos.
Kay Madam, tinulungan mo ang tatay mo nung panahon niya tumakbo, and then ikaw naman, yung anak naman. Tinulungan niya ako. Tinulungan ko siya noong 2016. Tapos tutulungan ba niya ako sa 2028? Hindi ko alam. Dahil noong 2022, noong 2022, wala siyang active help na ginawa. Sinabi lang niya na kaya niya yan, na yun din ang sinasabi niya hanggang ngayon, kaya niya yan. So heartwarming, no? Pag ang magulang mo, ganyan lang yung sinasabi, kaya mo yan. Wala man lang, parang, uy, kawawa ka naman. Uy, parang anong matutulong ko? Uy, ano, kailangan mo ba ng doktor, abogado? Heartwarming kung ganyan yung concern ng magulang mo. Another question from my end, ma'am. Yes, ma'am. What's your reaction to the MNLF's offer to provide security for you if in case your current security will be pulled out? Yes, nagpapasalamat ako, ma'am, sa Moro National Liberation Front, MNLF, sa kanilang offer na tulungan ako sa security. But right now, meron na akong mga kaibigan na gumagawa ng paraan kung paano gawin ang aking security in case na magkakaproblema talaga kami with the armed forces of the Philippines, particularly the unit ng Presidential Security Command. Why are you saying, VP, na no matter what, hindi tatanggapin ang PSPG ng PNP that will take over for PPSPG? Yes, ma'am. Ang Presidential Security Group o PSG na ngayon ay pangalan niya PSC, Presidential Security Command. Ang batas na gumawa nun, may mandato siya. Ang mandate niya is the protection of the President and his family, protection of the Vice President and his family. At meron pang iba. So, ang PSC kasi is a command under the Armed Forces of the Philippines. Walang mga police doon. AFP yan sa lahat. Ang mandate ng PSC, President and Vice President, bakit? Bakit yun ang mandate nila? Kasi our constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So ibig sabihin, the state is required, is mandated by the constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ang reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, pabalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution para na... That is something I have to think about again as well. So, yun. The PSG, now PSC, is a unit of the Armed Forces of the Philippines. It's mandate, President and family, Vice President and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve. Wala doon sa usapan ang Philippine National Police. Ma'am, super last po from OVP Media. Based on the DBM COA Joint Circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction? Sorry ha, ulitin mo yung tanong. Based on DBM COA Joint Circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction po? Sino nagsabi? Sa based ma'am sa DBM COA Joint Circular. Kaya nga, sino nagsabi nung nabase doon may violation? This is question from Sir JC from OVP Media po. I'll ask. Oo, but someone has to have said kung... Balikan nyo na lang. Balikan na. Then last one from Mr. Oliver Arquiza. Good afternoon again, ma'am. Balikan ko lang yung local, no? On a local front. I can see former Vice Mayor, former Mayor Ben Climac po nandito ngayon. And it is a public knowledge na nung last election, isa siya o kundi siya lang yung buntagi talaga na pinakita yung suporta sa'yo bilang sa pagtagbo ng Vice President. And now she is running under a group na kumbaga ikalaban ng sinasabi nyo hindi nyo kilala
na kongresista. Okay, so, since nandun si Mayor Beng sa grupong yon, is it safe to say na kung mag-endorse po kayo ng candidate locally, of course, kasama dyan si Mayor Beng at yung kasama ba yung buong partido niya at yung kalaban nang sinasabi niyo hindi niyo kilala for mayor. Thank you po. Oh, okay. Yes. Sige. Well, kung meron pa ng value ang words ko dito sa Zamboanga City at meron pang mga tao na nanimit, ay, nakalimutan ko sir. Tama. Sorry. Kaya pala ako hindi na mag-endorse dahil nung last endorsement ko, anong nangyari? Ah, sinasabi sa akin ng mga tao na budol sila. Hindi, Sarah, nabudol kami dahil sa iyo. Saan man ako pumupunta, yun ang sinasabi sa akin. Kaya pala ako nag-desisyon noon na hindi ako mag-endorse. But, let me just say that nakita niyo ang track record ni Mayor Beng Climaco noong siya ay mayor. Nakita niyo ang kanyang mga accomplishments. Ngayon, mayor siya noon ha. Ngayon, vice mayor ang kanyang tinatakbo. So easily, kung magagawa niya ang pagiging mayor, easily, she can do the work, the duties, and the mandate of the vice mayor. Dahil nakatutok lang yun sa legislation eh. So, kung kaya niya ang executive, lalong-lalo na nakaya niya ang legislative. Dahil napaka one track ang trabaho ng legislator. Gagawa ka ng batas. So, on that point, the voters should think about that. Is her achievements, accomplishments as mayor, and her capacity na mag-vice mayor. Lagi kong sinasabi ngayon, ano ba dapat inisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Una-una, pangako. Huwag na kayong maniwala sa pangako, ha? Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, tinupad niya ba? Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yon? So dapat ba naming paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. AKAP, AIX, MAIP, TUPAD, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kotak-kotak sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, hindi dahil gikan yan sa pamilya ng mga politiko tulad ko, hindi dahil galing yan sa may tatay yan na mayor, may kapatid yan na governor, may anak yan na congressman, hindi dahil galing yan sa political dynasty ay ibig sabihin magaling ng kalibre niyan. Huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapilido niya ang gusto niyong kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na election. Check promises. Tanggapin ang ayuda kasi pera ng bayan yan, pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, huwag bumoto dahil kaapilido o dahil nasa political na pamilya yung kandidato. Bumoto kasi chinek nyo yung mga promises niya at chinek nyo yung kakayahan niya. Tulad ng sinabi ko ngayon, nakita natin ang 9 years ni Mayor Beng, ibig sabihin, alam natin na kakayanin niya ang pagiging vice mayor. Going back from Sir Bonds Magsumbol of Rappler pala po, he's asking for your reaction based on a DPM COA joint circular. OVP and Dependable violated a rule on confidential funds when you allow security officers to handle them instead of special dispersing officers. Reaction yes. No, I will not comment on the assessment of the person asking the question. Ano pangalan niya? Bonds Magsumbol of Rappler. Oo. I will not answer a question na si Bonds Magsumbol ang nagsabi na there is a violation of the JMC. I will only answer kung nagsabi ang COA if there is a violation of the JMC. Hindi COA si Bonds mag-rappel. Hindi siya COA. So hindi siya dapat ang nagsasabi na merong violation ng JMC. Na sinasabi ko din, hindi ang congressman ang nagsasabi na merong violation ang office of the vice president sa confidential funds. COA lang natrabaho yan. Alright, thank you so much everyone. Here ends our press briefing. Maraming salamat! Magandang hapon!